Magandang hapon po mga kabayan. Nandito pa rin po tayo sa daanan mga kabayan. Hindi pa rin po tayo natatapos. Magagabi na po mga kabayan. Pero syempre bago tayo uwi ng bahay, ubusin muna natin ng lahat ng biyay na meron tayo dyan sa likod ng ating pickup mga kabayan. Sapong ito, tamang-tama po mga kabayan. Bago tayo uuwi ng bahay, meron kami nakita na nakaupo dito sa tabi ng kalsada mga kabayan. At napalingon ang buong team at ito ay binalikan. At napansin namin kaagad mga kabayan na meron itong karamdaman. Kaya sapong ito, tara kausapin natin si nanay. Hello! Magandang hapon po sa inyo. Anong pangalan ni nanay? Lolita Esperanza din. Po? Lolita Esperanza din. Lolita Esperanza. Wow, halos magkatunog ng aming pangalan. Wow, halos magkapres yung pangalan namin, no? Magkatunog. Lolita Esperanza. Lolita Esperanzati. Ilang taon na po kayo, Nanay Lolita? 75, ma'am. 75 years old. Na kayo, anong ginagawa nyo po dyan? Bakit nakaupo po kayo dyan sa tabi ng kalsada at delikado po doon? Baka kayo ay mahagip na sasakyan po dyan, ah. Ay, nagbabantay ako ng alaga kong bakwan, kambing. Kambing. Nagpastol kayo ng kambing, ganon? Ito, itong kambing na to, sa inyo po ito, ayan. Hindi, alaga ko lang, kaya nalaga, parang mayroon naman akong pagkuha ng pagkain. Oh, matagal manganak yung kambing, di ba po, Nanay Lolita? Oh, yearly po ba nanganganak yon? Taon-taon po ba? Oh, ngayon, meron na kayo. Wala pa, ayan pa yan. Bagong alaga nyo pa lang yan. So mag-aantay pa kayo ng isang taon. O siguro po. Ginagawa nyo para meron kayong pabili ng pagkain. Bakit, ano ba ang hanap buhay ni Nanay Lolita? Minsan naglalako ako ng isda, ma'am. Minsan, vendor po kayo. Opo. Tapos ngayon? Dito nag-alaga. So ibig sabihin sa umaga, naglalako kayo ng paninda nyo, isda. Pag sa hapon naman na umuwi na kayo, ito naman yung kambing nyo na pinapastol nyo. Opo, ma'am. O bakit, anong trabaho ni tatay? Mister, wala nyo na po? Ma'am. 25 years na, wala na. 25 years nang wala na. Ilan po ba ang anak ni Nanay Lolita? Bali, 8, ma'am. 8? O tapos, kumusta naman ang 8 nyong anak? Eh, yung mga anak ko nandun sa mga kwan, sa kanila yung mga asawa. Kaya-kayang buhay na. Opo. So, sino po ang kasama niyo po ngayon sa bahay? Yung biyodang anak ko, ma'am. Yung mga apo ko. Kasama niyo po sa bahay. So, ngayon, kumusta po ang buhay Nanay Lolita? Isang vendor, no? And then, sumasideline din. Ito, pagpapastol ng kabin na kahit papaano may pangdagdag income. Kumusta po ang buhay natin sa araw-araw? Minsan din, kakaraos din ang kunti. Minsan, hindi ako makalako, walang mahuling isda. Ayun, ayun ang ginagawa ko, madam. Pag minsan, walang paninda. Okay. So, hindi po araw-araw talaga na naglalako kayo ng paninda. Kung mayroong isda. Di ba malapit na po kayo dito sa dagat? Ayan po, ayun, may dagat na. Diyan lang ang bahay namin, yung kubo. Saan po? Yung dyan? Birao, yung kubo dyan. Okay. So, nanay, maitanong ko lang. Siyempre, sabi nyo, 25 years na kayong biyuda. Uh-huh. Ibig sabihin, yung ibang anak nyo maliliit pa lang, ay wala na po yung mister nyo. Itinaguyod nyo na po, kayo na po mismo ang naghanap buhay para sa mga anak nyo po. Paralin, pakainin, lahat-lahat. Uh-huh. Parehas kaming naglalako ng isda kung mayroon noon. Ngayon, natuto rin sila sa akin, madam. Yung mga anak nyo po. Opo. Kung anong ginagawa nyo po noon, yun din yung natutunan ng mga anak nyo. Naglalako din po ng isda. So, ayan po mga kabayan, no? Talagang pag meron tayong naramdaman at nakikita natin mga kabayan nakaupo lang o kung saan man sila, basta naramdaman natin sa puso natin na kailangan nila tayo, yung ating pagmamahal, at doon natin lalong malalaman yung kanilang buhay, kung anong merong buhay sila, no?
pag once na nakausap na natin sila, mga kabayan. Kasi syempre, no, kaya minsan marami tayong mga katanungan, kailangan din natin tanungin kung anong buhay, no, na kahit paano yung matagal nilang iniinda dyan sa puso nila, no, yung patuloy lumalaban sa buhay na kahirap-hirap, na maibsan man lang, ma-voice out nila, masabi nila sa atin. Kasi minsan ang pamilya, mga kabayan, no, alam nila yung buhay-buhay, pero minsan hindi sila nakakapag-usap, no, sa loob ng bahay. Basta magtrabaho lang sila, gumawa lang ng paraan, pero yung nag-o-open up sa loob ng bahay, hindi po nila nagagawa yan. Kasi minsan talagang ganyan, merong pamilya na hindi open sa isa't isa. So kaya pag once na meron tayong na-vlog, natatanong natin, maraming katanungan, no, sa kagustuhan natin na maibsama lang at ma-voice out nila yung kanilang nasa loobin. O, di ba po, Nanay Lolita? O, bakit naman napaluha kayo, Nanay Lolita? Bakit napaiyak si Nanay Lolita? Kasi itong kahirapan ng buhay. Kahit may sakit ako, hindi ako nag-anap. Opo, napansin ko po, malaki po yung liig nyo, Nanay Lolita. May guitar po kayo? Ayan, sabi ni Nanay Lolita, kahit may sakit ako, ibig sabihin, kahit may sakit ako, lumalaban, naghahanap buhay. Kasi, kung ang sakit ay iindahin araw-araw, hindi ka makakapaghanap buhay. Kung pakinggan natin lagi, kung yung nararamdaman natin ay yun na lang ang iisipin natin sa araw-araw, walang mangyayari sa atin, lalong magkanda, hirap-hirap tayo. Kahit anong naramdaman natin, masakit man yung katawan natin, mayroon man tayong iniinda, pero kailangan bumangon at gumawa ng paraan, dumiskarte, para kahit papaano mayroong pambili ng pagkain sa araw-araw. Tama po, Nanay? Ayan. So sa hapong ito, Nanay Lolita, tamang-tama po talaga yung tambay nyo dyan. No, tamang-tama talaga yung upo nyo dyan, na akala mo ay meron kayong inaantay. Yes, tama po kayo. Talagang meron kayong inaantay na pagmamahal mula sa mga may gininto ang puso sa atin. Kaya sa hapong ito, hayaan nyo po kaming magpasaya sa iyong puso, Nanay Lolita. Okay, pasok mga reliyos! Nagbubuhat sa akin, dinala ako dyan sa gilid ng kalsada at nagbabantay ako sa kambing. Kasi may? Mayroon
ano, parating siguro ang grasya sa akin na binigay si, yung si Lord. Ayan. Siyempre, nanay, hindi lang yan yung assorted groceries natin, isang 3-8 dog at isang sakong bigas. Meron ka pang ka! Thank you, madam. Maraming maraming salamat ang binigay niyo sa akin na tulong sa akin, madam. Walang ano ang punanan. Ayan. Meron na naman tayong napaiyak ngayon, si Nanay Lolita, na hindi niya alam at sabi nga niya, para siyang binuhat at dyan pinaupo, no? Dahil meron palang grasya na parating sa kanya. Ang hindi natin alam, mga kabayan, talagang ganun ang buhay. Sabi niya na kahirap-hirap ng buhay, pero kailangan natin lumaban, palakasin natin yung loob, labanan natin lahat ng problema. At syempre, kapit lang tayo sa ating Panginoong Diyos. At huwag natin kalimutan magdasal, manalig lang tayo sa kanya, nanay. Ano? Okay, syempre, ayan naman po, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal, Charity ng Bayambang Pangasinan. Shout out po kay Ate April Mungosira Lamar, at paki-support po sa IzzaJade19, yung kanyang YouTube channel, mga kabayan. Please, bisitahin at supportahan po natin. Sir Sunny, Ma'am Sonia Mateo from San Jose, California, and Ma'am Esther Gordon. Maraming salamat po sa iyong ginito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa po tayo ng karakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa po tayo ng mahabang buhay. Pag sa ganun, marami pa tayong mapapasaya ng mga seniors natin na mga kabayan. Sa mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, nanay. Salamat.